Alleluia. Ang Diyos ay maghahari na, talikdan ang tanang sala, manalig sa balita niya. Alleluia. 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, "Humayo kayo at ipangaral ninyo na malapit nang maghari ang Diyos. Pagalingin ninyo ang mga may sakit at buhayin ang mga patay. Pagalingin ninyo ang mga ketongin at palayasin ang mga demonyo. Yamang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad. Huwag kayong magdala ng salapi maging ginto, pilak o tanso sa inyong mga lukbutan. Huwag din kayong magdala ng supot sa inyong paglalakbay, ni bihisan, pampalit na panyapak o tungkod. Sapagkat ang manggagawa ay may karapatan sa kanyang ikabubuhay. At saan mang bayan o nayon kayo dumating, humanap kayo ng taong karapat-dapat pakituluyan. At manatili kayo roon habang kayo'y nasa lugar na iyon. Pagpasok ninyo sa bahay, sabihin ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung karapat-dapat ang mga tao sa bahay na iyon, panatilihin ninyo sa kanila ang inyong bati. Ngunit kung hindi, bawiin ninyo ito. At kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan sa isang tahanan o bayan, umalis kayo roon at ipagpag ang alikabok sa inyong mga paa. Sinasabi ko sa inyo na sa araw ng paghuhukom ay higit na mabigat ang ipaparusa sa mga tao sa bayang yaon kaysa dinanas ng mga taga Sodoma at taga Gomora. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo muna po ang lahat. Good evening po sa inyong lahat. Huwebes na po ngayon sa 14th na linggo sa karaniwang panahon. Sa mga misang tayo po ang sama-sama, nasa 3rd araw po tayo ng 4 na serye ng pagninilay sa unang pagbasa. Tungkol sa kadakilaan ng Diyos sa buhay ni Jose, na literal niyang ibinangon mula sa balon nang ihulog siya doon ng kanyang mga kapatid hanggang sa rurok ng tagumpay niya sa Ehipto bilang gobernador. Sabi nga po ni Huda na kanyang kapatid, "Ang palagay ko sa inyo'y para na kayong faraon." Kahapon, nakita po natin kung paanong nabago ang kanyang mga kapatid. May pagkalinga na sila sa kapakanan ng iba at naroon na sila para sa isa't isa. Pinagsisihan na rin nila ang mga dati nilang ginawa at alalang-alala na rin sila para sa kanilang ama. Maging ang puso ni Jose ay naantig ng integridad ni Huda at ng kanyang kahandaang magsakripisyo para sa kabunsuhan nilang kapatid na si Benjamin. Itinaas ng Diyos si Jose dahil siya'y nagpakababa. Itinuring na dakila kinalaunan maging ng kanyang mga kapatid na nang argabyado sa kanya. Saan nga ba galing ang kanyang kadakilaan? Gayong wala naman siyang tinalong higante o sinulat na propesiya o himalang ginawa. Masasabing isa lamang siyang karaniwang bata sa nayon o sa looban na lumaki sa isang napakagulong pamilya.
Ano po kaya ang nagpadakila sa kanya? Marami pong kabanata sa aklat ng Genesis ang tungkol sa kanya kaysa sa iba pang individual. Sa tingin ko po, ito ay dahil sa kanyang pag-uugali, sa kanyang attitude. Kung paano siya tumugon sa harap ng mahihirap na ng mga sitwasyon na dinanas niya. Yun ho ang kapansin-pansin sa kanya. Lalo na ho ang kakayanan niyang agwantahan ang dinanas na panghahamak at pagmamaltrato ng walang sama ng loob. Nang aminin po niyang siya ang kanilang kapatid na si Jose, hindi po siya kinabakasan ng anumang hibla ng paghihiganti. At nang mahalata po niyang natakot sila sa kanya, lalo niya silang inilapit sa kanyang sarili sa pamamagitan ng hindi na pag-uungkat pa kung ano ang nangyari, kundi sa pagtatanong kung buhay pa nga bang talaga ang ating ama? Kung saan ang karaniwang maaasahang daloy ng usapan ay paninisi at paghihiganti, ang nakita po natin ay pagiging disente at suportang moral. Paano po ito naging posible? Dahil po sa kanyang perspektibang makadiyos. Lalo na po nang sabihin niyang, ang Diyos ang nagpadala sa akin dito upang iligtas ang inyong buhay. Tatlong katotohanan po ang maaari nating mabaon pauwi mula sa kwento ng buhay ni Jose. Una, pag nakikita po natin ang plano ng Diyos sa sitwasyong ating kinakaharap, nahahawakan po natin ang tamang pag-uugali. Uulitin ko po, ano? Pag nakikita po natin ang plano ng Diyos sa sitwasyong ating kinakaharap, nahahawakan po natin ang tamang pag-uugali. Ikalawa po, pag nararamdaman po natin ang kamay ng Diyos na gumagawa sa ating buhay, alam nating ang pag-uugali natin ay umuusad sa tamang direksyon. Ulitin ko ho. Pag nararamdaman po natin ang kamay ng Diyos na gumagawa sa ating buhay, alam nating ang pag-uugali natin ay umuusad sa tamang direksyon. At ikatlo po, pagtanggap po natin ang plano ng Diyos sa ating sitwasyon at ang kamay niya sa ating buhay ay parehong makabubuti sa atin kahit na may mga hadlang habang daan, alam po nating kalugod-lugod ang ating ugali at tumatahak tayo sa tamang daan. Hindi ko na po uulitin. Tandaan lang po natin, minamahal kong mga kapatid, na ang tunay na kadakilaan ay nahahayag hindi lamang sa kahangahangang mga gawa, kundi sa pang-araw-araw nating gawi at pag-uugaling hinubog ng makadiyos na habag at pananaw. Ito po ang marka ng kadakilaan ni Jose. Ito rin po ang pagsumikapan natin araw-araw.